Okay, so ayun, mga kailangan kong palitan, tinitignan ko. So napansin ko kasi nagbabos yung langis sa clutch. So, delikado yan. Kailangan natin palitan. Hanapin kung ano yung mali dyan, no? Kung ano man sira. So, syempre, nakakita ko na rin na yung mga linya, eh. Bulok na, no? So, di man bulok, pero, yan. Palitin na talaga. Tulad na ito, yung parang linya, ito. Yan. So, palitin na rin yan, papunta rin sa clutch. Secondary yan. Secondary. Yan. As well, so ang tingin ko pinaka problema, wala naman dyan sa mga tinuro ko niyan, pero pinaka problema yung nandito sa may secondary. So siguro yung oil ring ng secondary sira na, kaya nagbabawas na ng todo yung doon. So hindi naman siya sobrang nagbabawas kasi naka ilang kilometro din ako, siguro 50 kilometers bago yung magbawas siya ng todo. So yun. Pero that doesn't mean na hindi kailangan palitan yun. So, kailangan na rin talagang palitan yung secondary na yan. Yung oil seal ng secondary. So, ayun lang. For now, yun ako na kailangan palitan. Ayun, so ayun, tatanggalin natin, no? Yung... Ayun. So, kita nyo naman, tagas na siya, oh. Tapos, may ano pa. Sa kataganan siguro hindi na napalitan. Tanggalin lang natin yung bolt na yan. And yun. So, start na natin to. Papalitan natin, no. So ang gagawin ko, baka bumili na lang ako ng brand new. Tapos ito gagawin ko ang reserba. All right ba kayo diyan? Sige, pailalim pa. Ayan guys, no. Check niyo yung condition nung, hindi ko alam kung master to. Alam ko master to, eh. Master. So, ayan, no? Bulok na bulok na. Kaya nangingitim na yung ano ko, tapos tagas na siya. Check natin dito. Yun. Napakadumi niyan. So, better talaga. Gumagana naman siya. Wala namang problema. So, day lang naman palitan yung oil ring nito sa loob. So, yun. Bibili mo, pero ang gagawin ko, hindi ko siya papalitan. Tsaka ako na siya papalitan. Bibili ko brand new. Kung mura lang. Pero alam ko kasi nasa 400, 500, 600 lang itong mga ganito. So, ayun. Bili muna tayo bago. Okay, so nakabili na ako sa... So, ayun lang maganda talaga dito. Sa amin kasi medyo marami kang mabibilan talaga ng pang Lancer Mitsubishi. So, ito nabili ko. Ayan yung part number niya. So, yan. 400 pesos ko siya nabili. Siyempre, bumili na rin ako ng
ito brake cleaner. So parehas naman siya. So yan. Parehas naman siya. So yung una kasi binigay sa akin ni Kuya na makakwento ko lang, mali eh. Mali yung una binigay sa akin. So kasi hindi siya magkaiwala yung sa daanan ng langis, ng fluid. So hindi pwede yan kasi tatama tayo sa engine support. So unless siguro, kaya siguro nasabi ni Kuya na ano, natanong kung saan tatama. Siguro meron siya na pagbentahan dati noon na, or meron bumili sa kanya na Lancer na nandito sa bandang gilid yung, or nandito sa bandang gilid yung mismong master. So kaya tinanong niya, akala niya siguro walang tatama. Yung sa akin kasi, sa ganitong klase ng Lancer, may tatamaan. So tatama siya sa engine support. Tsaka mahihiwalay yung kailangan natin magpa ano ng linya ulit pagka ginawa akong pagka ibang master yung inano ko. So hindi ko sure yun. Alam ko itong master eh. Na secondary yun nandun sa may ano, babaw. Anyways, so antayin na natin yan. Okay, so ayun no, nakakabit ko na nga. So 2 bolt lang yan. 12 ulo. Sa 12 ulo niyan. So ayan, 14 to sa ulo. Make sure nyo lang na bago nyo ikabit, eh nalinis nyo rin kasi nga maraming tatamaan na lang ang langis. O kung malinis naman, di wag na. So yun lang. So yan ang kainaman kaysa bumili ka ng repair kit na ito, no? So repair kit, magkano? So, almost 200 siguro repair kit. Eh magkano lang itong mismong master? 400. Again, di ko alam, di ko sure kung master. Pero alam ko ito yung master eh. Secondary nasa taas. So, hindi naman tayo professional, no? Ayan niya. So, ganun lang na makadali. Kaysa mag-repair kit ka pa. Bumili ka na lang. 400 lang ito eh. Alright? So, yun. Alright ba? Ibi-bleed ko na lang yan. Kailangan ko ng katulong. So, medyo mahirap kasi pagka mag-isa. So, yun lang. Mag-ganap na lang ako ng katulong kapag after na ito. Anyways, so sige, tuloy natin. Okay, so finally no, ayan, malinis na tignan. Actually hindi, walang marumi, pero malinis na yan. Ayan, malinis na yan. O, diba? Ayan, tingnan sa gilid. O, diba? Kita na ilalim. So malinis na yung ating fluid, clutch fluid. So alright ba tayo dyan? Alright. Ayan guys no, may binili ako sa Shopee. Ayan. So, kakabit ko muna to doon sa baterya. Right. So, yan, no? Ito yung old. Nilagyan ko kasi ito ng rubber. Tumatama kasi siya dito, eh. So, yung lumang baterya ko kasi, tingin ko tumama dito kaya na sira. Ayun, no? May sunog. Tsaka tumatama siya talaga. So, yan, kaya nabili ako na ito. So ito yung nabili ko sa Shopee. 100 plus lang to, 99 yata. So check natin to. Ito yung tsura nyo. So meron naman din nabibili yung rubber lang. Ito kasi para siyang quick release na rin. Ayan. So kabit muna natin. Yun. So
nakabit ko na. So check ko na lang kung okay ba siya. So di ko alam kung okay ito eh. So dito to muna. Check natin to. Okay, so ayun lang guys, no. So, nakabit ko na siya. Well, ito mga kailangan ko lang gawa ng konting modification kasi nga hindi naman siya yung stock. Kumbaga meron yang terminal na iba. Kaya pagka kinalas ko siya ng ganyan, hindi ko siya ma-close tuluyan. So, kailangan ko siyang gawang paraan. Siguro lalakihan ko lang yung mismong kanal na yan. Pero so far, ganyan lang siya, oh. Iina mo lang konti. Sina. That's it, bro. Nice and clean, I guess. Tsaka protection na rin para dito sa hood. Right.